pumunta ng lugar kung saan kami maghahunt ng wild. What's up guys, Dave Lopez here and wala tayong pasok ngayon kaya may opportunity tayong makakumuha ng video. Andito tayo ngayon sa isang area kung saan may mga aso pa din. Kung saan isang subdivision sa lugar namin na So isang part sa subdivision namin na kung saan sa katabing sa bahay ng relatives ko, tapos sa some part doon may makakahoyan at mayroong tubuhan. So, sa kakahoyan na yun, sabi namin pinakawalan kami mga pugo doon for hunting. And babalikan natin kung kumusta yung situation, on andun pa rin ba sila or wala na. So, yun yung purpose natin dito. Makita nyo guys kung gano'ng kaganda. Dad, anong meron dito sa gagawin natin? So, dito guys, subdivision ito. Pero, sabi nga, na may part dito na parang may mga tubuhan, kakao yan. So, titignan natin yung mangyayari mamaya. So, hindi kami sure kung dadapos la, pero we'll try. Yeah. Nahihintayin sa tiyo. Yeah. This time, we have our me in my back. Yung guitar bag na may air gun na dito. Tapos, scope camera, may tripod para makita natin yung overview ng lugar. Alright. So, samahan nyo kami guys itong hapon na to. And kung may kuha tayo mamaya, hopefully, magluluto din tayo. Alright. So, update namin kayo pag na-set up na yung camera at ganun, at yung suit natin. Right guys, mamaya. Okay. Okay guys, so alright guys, andito kami ngayon sa lugar na sinasabi kong medyo sabi ng may mga ano pa, may mga kahoy pa. Yun, dito na pinakawalan yung mga pugo na worth 100 na mga pugo. And kung makita nyo dun, this is ideal sa kanila kasi sa maliban sa maraming mga kahoy doon banda mayroong sapa. Okay, pag umulan mataas yung tubig doon. Guys, at yung ibang makikita nyo na videos nanggaling sa dito. Yeah, dalawang camera namin. So gagamitin natin ito mamaya para kayo mismo yung makasaksi kung ano yung nangyayari. Alright, sige guys. Alright guys, so ngayon, nakabis na tayo. Ito yung suit na meron ako ngayon, from baba to taas. Makita nyo guys, pwede ko na siyang tabunan yung mata ko, but still nakikita ko yung object. Alright, and then, I'm using my ArmsCore .22 air rifle. Okay. Wala siyang lamang bala, wala pa siyang lamang hangin. Alright, so we're ready to go guys. Set up na natin yung scope camera, yung tripod, and we're ready to go. Hey guys, ngayon, i-refill ko yung aking CO2, air gun ng CO2 tank. Ito. Okay. Tapos, ilagay na ako ng bala. Tapos, maghihintay na ako guys. So, hindi ko napakita sa inyo anong tagal ng paghihintay ko. Ikakat ko na lang doon na mismo sa scope camera natin. Okay. This is the scope camera. Okay, gusto ko ipakita sa inyo guys. Right. Okay. So, ngayon, dito tayo mag-aabang sa kanila.
Tapos okay, dito naman nakalagay yung bala ko. Kita ko mamaya. Sarap ko muna to. Safety. Okay, guys. May laman na siyang bala. Nakaready din yung scope cam natin. Tapos yung okay. Nakasandal dito. Mamaya. Okay. Tapos yung bala natin. Right, ito yung bala natin. Lagay ko lang dito sa isang lugar. Okay. Right. So nakalock siya. Ready to go. Right, so si Ted punta na doon. Magabang na ako dito. Kasama. Okay, hanapin ko sila dito. Ayun guys, yun siya. Ayun. Oh, yun na, sumapog na. Parang minahanap na siya na ibon. Ayun. Siguro natamaan na yun. Kasi sobrang galing ng kasama ko. Ayun, parang titirahin yun. Parang minahanap na siya na ibon. Ayun. Sa likod ako ng saging guys. Ayan. Ayun, nakatago ako. Ayan siya. Dalawa pala kami magkasama guys. Ayan, sumabog na. Pero doon banda sa dulo. Apa tadi nak 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 nak
So ito yung ibon kanina. Right. Just you can see, guys, headshot siya. Alright. Tatlo. At 25. Ah, action. Hanap ko yung ibon. Ito yung ibon. Ito siya. Ah, sige, dyan na. Ah, nandito na ako, guys, sa ilalim. So, ito si... Right, so, kunin ko yung mga nakuha namin ito. Dito. Yung mga tilapia dyan, guys. For tiksay, kaso sobrang madilim yung tubig. So, may mga nakita akong tilapia. May maliliit na mga tilapia. Hindi pa ganun kalalaki. Pero yung binaril namin, guys, pinamin tinamaan yung tilapia. Mga ganito kalaki pa lang sila. Parang alanganin pa na kunin natin. Tapos medyo madilim yung tubig kasi naging stagnant siya kasi hindi umulan. But anyways, yun natin. Ano. Okay, minom sila ng tubig dito. Iba dito, nagpapahinga. Isa pa dito, ito. Yung isa. Okay. That's it. Ayun, guys. So, it is a successful hunting. Naka-anim ako. Actually, marami siya sa palibot na ang tawag doon, dumadating. Okay. Pero, I did not kill the others. Hindi ko pinatatamaan yung iba.
okay, for the purpose na enough lang yung hinan ko para sa amin ni Ted, yung kasama ko, and sa dalhin ko sa family ko. Okay, so lutuin namin yung tatlo iuwi sa bahay para sa mga kids ko. Pag ito dumami sa dumami dito, hindi ko na kailangan pumunta sa bundok para mamarel. I just need to go here and hunt, and papakulan pa ako ulit next month, papakulan pa ako na sa ibang lugar na kung saan magandang area at hindi siyang malayo. Alright guys, so anim sila. Okay, mayroong sa sapa, mayroon dito, mayroon sa kabila. Yun guys, I'm using this. Okay, sobrang lakas na arm score 0.22 power rise, power up a rifle. Okay guys, so it is a hammer type a rifle. Okay, ayun, walang bala to. So nagay ko yung scope cam dito. I'm grateful na successful yung hunting natin. Alright guys, bago ko makaligtaan, paki-subscribe sa ating channel kung may nakita kayong subscribe button dito or sa baba, if gumagamit kayo ng cellphone or ng inyong PC. Yung purpose po nun, pag may mga hunting activities po ako na gagawin, makakatanggap po kayo ng notification dun. And guys, so I invite you to subscribe and please like if gusto niyo itong please like sa ating video na to. Alright guys, this is Dave Lopez from A Rifle Hobbies Philippines signing out. Alright guys, ayun, so ito na yung pugo. Actually anum sila, sa hindi pa nakakalam, yung quail ay nalagaan siya sa mga sa bahay or ginagawa siyang negosyo. Okay, so itong part na to, kung makita nyo yung laki ng katawan niya. Okay, ito yung two legs. So anim siya, tatlo lang yung nilagay namin dito. Right, so mainit na yung mantika, ilagay na namin dito para lutuin. Guys, just want you to know na pag mag-hunt kayo ng kahit anong ibon, kailangan na lutuin natin siya. Huwag nating like hunt and pabayaan. Right, ito yung ginagawa natin ngayon. Right, may mga ano ako sa habang niluto guys, may ako ditong okay, notes dito na bakit ako nagkakamusot. Okay, the reason why nagkakamusot ako, para na yung pugo kasi guys, hindi ganun kailap eh. May mga ano. Okay, the reason guys na nagkakamusot ako kanina, kasi guys, may mga okay lang yung pugo kasi hindi siya masyadong mailap. But if you're in the field at yung mga ibon, kunting galaw mo lang is madali ka nilang mapuna. Okay? Yung kamusot, hindi siya design, hindi siya just for art. May reason siya bakit nagkakamusot ako. Yun yung isa sa mga question, bakit ako nagkakamusot. Okay. So kami taga Bacolod, yung salita namin Ilonggo, kaya yung translation from Ilonggo to Tagalog, minsan mayroon akong part na nauutal ako. Para sa bahay mamaya yung iba. So nandito po tayo ngayon sa ganitong buhay. Joke lang. Nandito po tayo sa labas kung saan malapit sa lugar kung saan kami nang galing kanina. So isang subdivision po ito. Napakagandang subdivision. Alam mo ba Ted na para reporter eh, no? Alam mo ba Ted na yung mga subscriber natin, want to shout out sa lahat sa inyo. Hindi ko man kayo mabanggit isa-isa. Shout out sa inyo lahat. Thank you for the support. If nakikinig kayo na you're watching this, please comment the comment section below. Hey guys, kumusta kayo dyan?
May mga subscriber tayo, Ted, na nagsasabi sa akin, nag-chat sa akin sa Facebook. You can add me in Dave Lopez sa Facebook. Sabi na sa akin, Sir Dave, papadala ko sa iyo yung airgun ko. Kasi alam nila, parang siguro na, sabi nila, oh, wala akong PCP. Kasi guys, when the subscriber asked me if anong gamit kong airgun, sabi ko, CO2. Dahil yun lang yung kaya ko ngayon. Sabi nila, Sir Dave, papadala kita ng ng PCP. Yeah, grabe, from abroad. Sir J, ito isa pa kagabi, meron pa isa. Sabi na pag-uwi na sa Pilipinas, ito padala sa ng PCP for review. Thank you so much. Kung sino man kayo, thank you, thank you. Alam mo yung feeling na pinagpala sila sa abroad. Nafe-feel ko na hindi nila afford magbumili noon. Kaya ngayon, they're telling me na, Dave, okay lang yan. Pag-uwi ko dyan, pag napadala ko, pag naano ko tong PCP, papadala ko sa'yo. Dumadami sila guys, sabi ko, ala, baka pag dumating dito, hindi ko na siya pero at least good thing for review din. Pag doble na, pwede ko siyang ano din, ipamimigay, di ba? Isa din sa naisip ko, kasi wish you your blessing. So pag dumami na guys, yung mga sponsor natin, ibibigay ko kasi hindi ko naman magamit pag doble-doble na. Yun. Actually next time, gagawin ko si Ted din. Ako yung magbibideo sa kanya or siya yung magbibideo and then siya yung kukuha ng siya naman yung mag-hunt sa next video natin. Probably next week. Ayun, hindi sa Sabado na to for next week. Handa na? Guys, kung wala po akong lakad, kasamahan ko si Dave. Oh, pag wala siyang lakad, kasamahan niya ako. Ayun, so guys, abang niluto ni Dave yung ulam. Meron akong isang kanta sa inyo. Hindi, nabat yan. Hindi. Kapag tunugan. Okay. Bato-bato sa langit ang tamaan mo, magalit pa wala kasi mangot, lahat ng pugo ay lumapit. So, walang magawa. So, sobrang mainit dito guys kasi ang mantika yung kumukulo. Ayan, so parang makikita nyo sa mukha na, parang pugo na rin. Alright guys, so we will do a video na, pagduto na to guys, papakainin namin. So, kaya kasabi ko nga, please consider subscribing para makatanggapin ang notification mga kuha lang ganito. And if you have anything to comment how to improve our videos, please do so. Walang problema po doon. We're family here. Alright. Yun. Ano yun? Ted mo rin sa mga. Tutuod na niya. Wala na niya. Hauliin na niya. Huwag so kao na. Kao na Ted. Huwag na. Sige, kao na ta. Sa Ilunggo, sa Tagalog, kain na tayo. Hindi nga tabi yung sabon ba eh. Anong sabon yun eh? Guys, ulam na mga alas ano na. Press, ready press. Hindi. Pispesin mo. Ito lang saan ni Bay. Naiman mo? Luto man. Do manok niya? Kaya. Do. Kita mo. Ang muna na ay magluto ya. Humok siya. Ang tagda humok ka niya. Malambot siya. Malambot siya. Dami. Para siyang ano. Manok.